Hello guys! Nandito na naman tayo. Ayan. So, bagong ligo tayo ngayon guys. So, ang gagawin natin today ay i-share ko lang kung ano yung ginagamit ko sa mukha pati na rin sa kilikili, armpit, underarm. Ayan, i-share ko na sa inyo. Kasi medyo may pagbabago na sa ating kilikili. Dati medyo maitim siya ng konti kasi nga po panay wax kasi ako dati. So, ngayon guys, i-share ko lang sa inyo kung ano ang ginawa ko sa aking kilikili. Ayan. Unahin natin guys yung ating face. So, sa face muna tayo guys ha, bago yung ating kilikili. Ayan. So, ang ginamit ko sa aking mukha, ayan, meron talaga akong tigyawat guys. Ayan oh. Kasi, gawa ito ng walang tulog. So, pinaka-importante talaga guys sa ano, pag ayaw mo nang magkaroon ng maraming tigyawat, ang gagawin po natin talaga, pinakamaganda talaga is sakto sa tulog. Unang-una po kasi yan, yung pag wala kang tulog, isa po yan na nakapagtigyawat. Actually, hindi po ako, ano guys, hindi pa ako eksperto, pero base po lamang ito sa aking na-experience. So, mas maigi po talaga na magpakonsulta po kayo sa inyong mga dermatologist or sa mga eksperto po. Ayan, so ito lamang po, once again, ay isa po lamang itong experience, karanasan po lamang. So, ayun na nga guys, balik po tayo sa ating topic. So, ito po ang ginawa ko everyday. So, after po maligo, pwede po kayong mag-toner. Ayan, gamit po kayo ng bulak or yung cotton balls. Pwede din kayong gumamit ng water. Basahin nyo lang guys yung mga toner na para sa all skin type. Yun kasi ang ginagamit ko. Pero ngayon naubusan po ako ng toner. So, i-share ko sa inyo next time ang susunod natin na gagamitin na toner. So, since naubusan po ako, so ngayon, cream muna ang, moisturizer muna ang ating i-share. So, tapos na tayong maligo. Lagyan na natin ng towel itong ating buhok. So, kailangan natin punasan natin yung ating mukha. Pat dry lang, guys. So, samahan niyo ako guys hanggang matapos itong video na ito. By the way po, ito po ay parang review lang po ito sa mga ginagamit natin na mga produkto. So, una guys, tips po para sa mga kagaya ko na acne prone skin. Ayan, pimples. Ayan, so mag-ingat po tayo sa ating mga kinakain. Especially sa mga peanuts. Ayan, maniwala talaga ako dyan sa peanuts na yan. Kasi every time na nakain ako ng peanuts, ayan, maraming mga tigyawat nagsilapasan sa mukha ko. Ayan, so pangalawa guys, yung tulog. Kailangan po talaga yung 8 hours na tulog. Kasi pag kulang ka sa tulog guys, isa din yan sa nakapagpa dami ng tigyawat. So, yun po ang mga tips. Tapos, yung dapat maghilamos every morning and before bedtime. Mas maganda po talaga guys na yun ang palagi nating gagawin. Kahit simpleng sabon lang, mild soap lang ang ating gagamitin, pwedeng-pwede na po yan. Ayan, so, ngayon, katatapos lang natin maligo, of course, nagsabon na tayo. Ayan, malinis na yung ating mukha. So, ang next natin na gagawin ay mag-toner tayo. Naubusan man ako ng toner na naman. So,
since maraming nag-request, so ngayon, gagawin po na yung mga request nyo about sa gamit sa mukha, ayan, at saka sa kilikili, ayan, abangan nyo guys. Panoorin nyo itong video na ito hanggang matapos, kasi after sa mukha, ay yung kilikili naman. So, ito ang nilagay ko. This is not paid promotion. So, ito ang nilagay ko sa mukha. And so, maganda to siya, guys. So, yun lang, guys. Tapos na tayo. So, lagyan pa natin ng konti. Sama nyo na yung liig nyo. So, yun na, guys. Tapos na tayo sa ating paglagay ng moisturizer. So, yan lang guys. Ganyan lang yung ilagay ko sa mukha. Ayan. So, hindi ako nagpa-foundation. Ganyan lang talaga ang ilagay ko. Hindi ako mahilig sa foundation. So, sa sunod guys, yung sunod natin na i-share, ang sunod ko na i-share is yung sa kilikili natin. Ayan. Yung kilikili ko, guys, medyo yan. Gawa nung ano yan siya. Ayan. So, sa kilikili, guys, ayan. So, di siya, ayan. Medyo umitim siya ng konti, pero naglighty naman siya. Ayan. So, kasi nga po, gawa nung nag-wax ako. So, kaya tinigil ko yung wax at yung ginamit ko na deodorant cream na yung ginamit ko na para sa kilikili, itong cream na galing pa to sa Pinas. So, hindi din ito paid promotion guys ha, hindi din ito. So, ito ang ginagamit ko palagi. So ngayon guys, wala na siya, hindi na siya masyadong umitim. Ayan. So, pag wala ito, guys, hindi ako naglagay. Kasi, hindi naman gaano ka pawisin yung ano ko, kilikili ko. Tapos, hindi naman maamoy kahit may pawis konti. Ayan. So, ayan, guys. Yan lang ang ma-share ko, guys. Hindi naman gaano kaputi yung kilikili ko. Kasi nga po, diba, ayan. So, ganyan lang siya. Medyo maitim ng konti. Ayan. So, yan lang ang nilagay ko, guys. So, ito lang ang ginagamit ko. So, maganda siya. From Avon siya. Hindi din ito paid promotion. So, maganda lang talaga. Parang review ko lang ito. Medyo naglighty na po yung ating kilikili. Gawa po nung medyo umitim siya nung gumamit ako ng wax. So, for me, hindi po talaga mag-work sa akin yung wax. Depende na lang po sa inyo kasi iba-iba po tayo ng mga experience. So, ako, hindi po talaga nag-work sa akin yung wax. So, ang ginagawa ko is yung bunot. Hindi naman talaga gaano karami ng buhok ang aking kilikili. Iilan lang din naman. So, bubunutin ko na lang po. So, ayaw ko din po mag-shave kasi pag nag-shave din po ako, sobrang makate. Siguro, hindi ako sanay pero feeling ko nangingitim din po siya pag nag-shave ako. So, depende din po yan sa inyo kasi iba-iba naman po tayo ng experience. So, ayun lang guys. Salamat sa mga suporta nyo. Maraming salamat. Thank you so much for watching. Salamat din sa mga nag-share, sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe. Huwag nyo po kalimutan kasi sa susunod po, meron pa po tayong konting i-share po ng mga nalalaman lamang po ito. Mga base po lamang ito sa mga experience. So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ayan, mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Ayan, mag-pray po palagi. Ingat po. Stay safe po. God bless po. Bye po.
Bye!